My name is Danai. I'm Greece by 31 years old. I am suffering a chronic kidney disease, stage 5. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Chris, but I'm 31 years old, currently having a chronic kidney disease, stage 5. Naisipan ko lang gawin ang video na ito to spread awareness because the number of people are suffering with chronic kidney disease are increasing. It's alarming towards us kasi minsan napabayaan natin ang ating sarili. Pag nagkakasakit na, napabayaan. At hahantong ito sa malalang sakit kung hindi. I was 19 years old. I was diagnosed with high blood pressure. According to the doctor, when it is not treated, I will die too soon when I reach the age of 25. Pag aking itong pinapabayaan kasi nais ko sana mag-donate na dugo sa mga panahon na yun. Pero hindi pwede kasi mataas na yung bibili. Napabayaan ko ang aking blood pressure. Walang maintenance, walang gamot na iniinom. I graduated in college, work, in different institution. Nakapasok sa public. So it is so alarming. Pero wala akong ginawa. May gamot na binigay ng doctor during when I was confined, but binabalabala ko talaga. Suddenly, unti-unti kong nararamdaman ang mga pagbabago sa aking katawan. Nang payat, niwang yung ko at yung panahon na nagniwang ko magsige matapok ka ang pwede lang yung kumutambo. Last 2015, na itong mga nabatian na nga. Ito na, nagbuwa na akong ihi. Huwag ang heartbeat na ko. Hindi na ako makatulog. Tarungan kayo mga changes na akong nabantayan. Pero, kawal yung gipasagdan to siya. Ay po yung rason kung ano na napasagdan to na ng istoryahan sunod. Kunya, last 2015 at 2017, na-confine ko sa hospital mga tukaduha. 2018, naka-feel na ko mga something different yun. No? So, katong ang time nga, nagsugod na ko sa October, ito siya na time, nagsugod na ko sa sakit. Mani ako mga symptoms nga nabantayan. Dali hangaton. Wala ka lang o gamay, hangaton. That is because of high level of creatinine o a waste product of the body. Nagbuwa-buwa ang ihi. Busog ang heartbeat. Naguga ang panit. Naguga ang panit. Marag na idaliktik na mga nga dikit siya matanggal. Pangmanan na siya dahil ito siya mga symptoms. Until nga, chamber, nagsugod na po o manas ng hukong. I thought nga, nanambo ko. Pero what day? Dito siya tambo. Tubig sa lawas. Yun na ma-release day ang water. Exist water sa lawas. Ito nga pag January, confined ko sa hospital for 2 weeks. Found out by the doctors that I have a chronic kidney disease stage 5. Papadyo ko mo to. Kay nagpa second opinion pa po na ito kami sa Cebu. Pasto may mga 20 mil. Inok sa doktor, ay na mag-add to sa Cebu. Kaya may masang pag mag-add to mo, same ready ako na result. Kaya maligay ko, oh, what ako nagpato. Kaya gusto ko makadungog sa second opinion sa line doktor. So, same ang result. O sa diha, na dito may sa Cebu, ning grabe ang manas, hukong. Na marakong butili at mga time. Kaya hukong ahong now, o ang tiyan, dako, akong mga paa ato sa tiindag ko kayo. Mga dito yung rasyon. Mga ito isa. Symptomas na dito siya sa chronic kidney disease. Hindi, bawal na dahil na mo ang tubig ato. Nako ang tubig ato ng hindi. Daghan nga ito. Hindi, awa mo ko, I'm not kanang knowledgeable enough na bawal na dahil ang tubig. So, mga ito nga, ang hitabo, magpa-dialysis ng tao. Wala siya na dahil yun. Honestly, what's on the day yung kini at to me? Ato nang time yato sa kanang ay
doctor pero gipugan ko sa akong mga iyan. So ning dagan pa siya mga 2 months before ko na dialysis. So February 9 kirush ko sa hospital kaya nagising ako ginawa. Nagkaroon ako na dialysis February 9, 2019. Before I end this video, do not forget to subscribe. Please subscribe, and thank you very much for watching. Thank you very much for listening. God bless everyone, and goodbye. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Chris Baai, and lesson every you need to every